Sa Kaharian ng Musika, isang mahiwagang kwento ang bumabalot sa buhay ni Laika Gairanod. Matapos niyang biglang sumikat at maging unang kampiyon ng The Voice Kids Philippines noong taong 2014. Matapos ang kanyang nakakamangha at nakakapangakit na pagkapanalo, tila bigla na lamang siyang naglaho sa eksena ng showbiz. Ang kanyang istorya ay nakaka-inspire mula sa pagiging isang simpleng mangangalakal ng basura hanggang sa pagiging isang kilalang singer. Sa kabila ng kanyang matagumpay na pagsisimula, tila biglang nabawasan ng kanyang exposure sa media at showbiz kumpara sa ibang mga batang artist tulad ni Darren Espanto. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari kay Laika Gairanod. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Maaring pinili ni Laika ang magpahinga muna mula sa showbiz upang mag-focus sa kanyang pag-aaral at personal na buhay. Bilang isang bata, mahalaga na mabigyan siya ng pagkakataon na maranasan ang normal na buhay at makapag-aral ng maayos. Maari ring inilaan ni Laika ang oras na ito upang higit na mapaunlad ang kanyang talento. Ang pagkakaroon ng tamang training at paghahanda ay mahalaga upang masiguro ang pangmatagalang tagumpay sa industriya ng musika. Ang showbiz ay isang mabilis na pagbabagong industriya. Ang interes ng publiko ay mabilis magbago at maaaring naapektuhan si Laika sa mga bagong trend at bagong mga artista na lumalabas sa industriya. Posible ring hindi siya nagkaroon ng mga proyekto o opportunities na akma sa kanyang talento at image. Ang pagpili ng tamang proyekto ay mahalaga upang mapanatili ang interes ng publiko sa tao. Sa kabila ng kawalan ng masyadong exposure sa mainstream media, patuloy pa rin naman si Laika sa kanyang karera sa musika. May mga pagkakataon na lumalabas siya sa ilang mga TV shows, concert at ilang online performances. Aktibo rin siya sa social media kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga cover songs at personal na buhay sa kanyang mga tagahanga. Si Laika Gairanod ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng industriya ng musika sa Pilipinas. Bagamat hindi siya kasing prominente tulad ng ibang mga batang artist, mahalaga na maunawaan na bawat artista ay may kanya-kanyang landas sa kanilang karera at ang pansamantalang pagkawala ni Laika sa spotlight ay maaring bahagi lamang ng mas mahabang paglalakbay niya sa industriya. Sana ay patuloy siyang magtagumpay at makahanap ng mga opportunities na magbibigay daan sa kanya upang muli siyang makilala at maipakita ang kanyang talento sa mas malawak na audience. Isa ka ba sa mga sumuporta noon kay Laika Gairanod? Ano ang masasabi mo sa nangyari sa kanyang buhay? Isa ka ba sa namangha kung paano siya hinubog ng kanyang kabataan?